Pangakatumo, heto na po ang pinaka-inabangan, kinagigiliwan at pinag-uusapan, ang mababansagang pinakabagong bersyon ng Mio 125 sa balat ng lupa. This is the Yamaha X-Ride 125. Sa puntong ito, mga katumo, no, samahan niyo kung isa-isahin ang specs ng motor na ito, kasama ang kanyang features at ang posible nitong maging presyo dito sa Pilipinas. Pero bago yan, kung interesado ka sa video nito, baka pwedeng pakipindot na rin yung subscribe button, kasabay ng paghalimbang ng kampana para sa susunod nating upload, kaya isa ka sa mga maunang maimpormahan. Moving on, let's get it on! Mga katumo, bago natin simulan, gusto ko lang pong bigyan diin ang pormahan ng motor na ito sa may bandang unahan. Dahil kung ating titignan, ay talaga namang kakaiba at mayroon at mayroong itong pagkakakinalan. Yes, mga katumo, hindi lang siya pang city riding kung papansinin. Pwede rin isabak sa mga simpleng trail kung iyong gugustuhin. Wala, mga katumo, ang makina ng motor na ito ay naka blue core technology pa rin. Kaya naman, less power, more fuel kung tatawagin. Aya, wait, parang baliktad ata. More power pala at less fuel. Gago! At ito ay naka-forge at diesel na rin, kaya naman ito ay mas magaan kung ikukumpara. At mas matibay pa. And speaking of engine, mga katumo, no, ang Yamaha X-Ride ay naka 125cc engine displacement. Air-cooled pa rin. 4-stroke single overhead cam, 2-valve at single cylinder. Kayang lumikha ng hanggang 7.0 kilowatts maximum horsepower at 8,000 RPM at 9.6 maximum newton meters of torque at around 5,500 RPM. Kaya kung power lang ang pag-uusapan, well, kahit papaano sa kanyang kategorya, hindi ito mapag-iiwanan. Ang motor na ito ay fuel injected pa rin at pwedeng paanda rin sa dalawang pamamaraan. Andiyan ang electric at kickstarter, kaya naman may option ka kung sakaling pumalya ang isa. Ang kanyang timbang ay 98 kilograms, 760 millimeters ang sukat ng kanyang seat height, at 135 millimeters naman ang kanyang ground clearance. Nakakatumo, pagdating sa sukat ng kanyang gasolinahan, ito ay pwedeng kargahan hanggang 4.2 liters, kaya saktong-sakto lang ito kung city ride ka lang. Mapunta naman tayo sa suspension ng X-Ride 125. Mga katumo, gaya ng tipikal na scooter ni Yamaha, naka-telescopic sa harapan at unit swing naman sa likuran. At para stable ang takbo ng iyong motor, ang gulong nito kahit papaano ay may kalaparan sa sukat na 80-80 sa harapan at 170 naman sa likuran. Parehong 14 ang sukat ng mags at parehong tubeless na rin. Kaya naman dito ay wala ka nang aalalahanin. Mga katumo, dako naman tayo sa features ng motor na ito. Ang Yamaha X-Ride 125 ay naka-secure key shutter at may separate answer back key system. Kaya naman sa isang pindot mo lang, mga katumo, no, ay matutuntun muna ang kanyang kinaroroonan. Fully LED na rin ang kanyang headlight at may kasama pang DRLs or daytime running lights na tinatawag for additional visibility sa umaga at lalo na sa gabi. Mga katumo, I forgot to mention na meron na palang sub-tank ang kanyang suspension, which is for more comfortable riding experience kahit sa anong klase ng daanan. Hindi totoo yan. Isa pa sa features ng motor na ito na agaw atensyon sa karamihan ay ang kanyang naked handlebar kung saan pang-adventure ang style at pormahan. May built-in hazard lamp na rin ang X-Ride 125, kaya well-informed ang iyong kasamahan kung sakaling magkaroon ka ng aberya sa daanan. Pero yung iba dyan, aminin man sa hindi, naka-on ang hazard lamp para mapansin lang ang kanilang bagong sinasakyan. Tama! And lastly, bagamat naka-analog pa rin ang kanyang instrument panel, ito ay may echo indicator na siyang magsasabi sa'yo na ang iyong motor ay matipid sa konsumo ng gasolina.
At speaking of price ng motor na ito, mga katomo, ang Yamaha X-Ride 125 ay nagkakalaga ng 18,990,000 Indonesian rupiah. At ito ay aabot naman ng 67,100 pesos dito sa Pilipinas kung sakaling gagamitan natin ang pinaghalong trigonometry at logarithmic conversion. At sa tanong naman kung kailan ito posibleng ilabas sa Pilipinas, mga katumo, hindi ko po alam. At kung atat ka ng ito ay malaman, well, problema mo na yan. Nagbibiro lang ako. Dahil ang base sa aking pagkakaalam, sa susunod na taon pa natin ito masisilayan. Kaya naman may panahon ka pa para mag-ipon kung isa ang motor na ito sa iyong inaabangan. And that's it! Hanggang dito na lang po tayo mga katumo. Maraming salamat sa iyong oras at panonood. And I hope wala kang natutunan. Pero kung sakaling meron man, please leave your name at the comment section below. Para sa susunod nating video, ika'y aking pasasalamatan. Once again, thank you so much for watching. And as always, see you next vlog.